Hello mga babayan, Divina Apostol po. Tingnan nyo po itong na-i-post ni Maharlika, mga kababayan, na post ni Atty. Glenn Chong. Sa hindi po nakakaalam, itong si Atty. Glenn Chong ay isang pulangaw vlogger. Atty. Po ito at lagi po siyang sumisigaw about sa katiwalian kuno ng Smartmatic. Sabi niya sa post, "For Roger Piñate, President of Smartmatic," sabi niya, "I know what you did last summer." Last summer. So, ibig sabihin, ngayon, 2023, last summer is either March at April, yan po ang pinaka-summer sa Pilipinas, at ang susunod po nun ay election. Ako po, nung una, hindi ako naniniwala sa salita-salita nitong si Atty. Glenn Chong, no? Pero itong post niya ay may naglalaro po sa kaisipan ko, at lalo na po ay pinost po ni Maharlika. So, gusto kong abangan kung ano itong sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Kasi kung matatandaan po mga kababayan, no, mahirap din basta-bastang matiwala. Kasi si Atty. Lenny Robredo na rin po yung nagsabi na walang ebidensya ng pandaraya nitong nakaraang eleksyon. Pero ang nakapagtataka ngayon, kung bakit na-share ni Maharlika, alam naman po natin na itong si Maharlika ay umuwi nung eleksyon, at ito po si Atty. Glenn Chong ay nakita ko po sa video, no, nung bilangan sa Pilipinas sa National Headquarter ng mga pulangaw Bongbong Marcos. Nakita ko po ito sa video na pinalabas ni Maharlika, mga kababayan, no? So, aabangan po natin kung ano po yung pasabog na ito. Sigurado ako meron pong lalabas na napakalaking issue nitong mga ilang araw lang. Gusto ko talagang abangan, mga kababayan. Kasi itong si Mr. Glenn Chong or Atty. Glenn Chong, mula 2016, sumisigaw siya. Siya po yung palaging sumisigaw sa dayaan daw sa national election noong 2016. Kaya nga po, tinatawag ng mga pulangaw at DDS itong si Atty. Lenny Robredo na fake vice president po. Yan po ang tinawag nila for almost 6 years, sa 6 years sa panunungkulan ni Atty. Lenny Robredo bilang vice president ng Pilipinas. At itong si Bongbong Marcos naman, uto-uto, kahit walang sapat na ebidensya, panay recount. O ngayon, mga dating supporter ni BBM ang nagpo-post ng ganito. So, gusto ko talagang abangan ito, mga kabayan. Abangan po natin ito. Kasi nga po, matandaan po natin itong si Maharlika, itong mga dating pulangaw vloggers at na supporters ni Bongbong Marcos, sila din po yung mga nag-expose, no, sa mga smugglers diyan sa kapatid ni, yung about kay Jack at kay ano ba yun, kay Ma, ano ba yun, yung sa Onion, asaka sa kapatid ni First Lady na sangkot sa Onion smuggling. O, di ba mga kababayan? So dapat abangan natin ito, wag tayong kukurap, mga kababayan.